Good morning, guys. So, andito na naman tayo sa ating almusal serye. Mag-almusal na naman tayo. Maaga pa nga. Ay, hindi na pala masyadong maaga kasi magse-7 na. Kaya lang nga ay tulog pa si Chloe, kaya ako na lang muna uunang mag-almusal. Lunes ngayon, kaya kami dalawa na naman lang ni Chloe. May pasok yung panganay ko. Salaba tayo, guys. Ito ang salabat. At ngayon, meron tayo ditong pandesal. Pandesal ang ating almusal. So, napakita ko sa inyo kung gaano nakaliit ang piso dito sa amin. May piso pa naman sa aming pandesal. Ito. Piso. Tagpipiso yung gantong pandesal. Ayan siya. Ayan, ang cute ng tagpipiso. Kasi kalimitan ngayon, tigdudos na. Bihira ka nang makahanap ng bakery na may tagpipisong pandesal. Nga lang, apoy. Piling ko hindi bago to. Makunat eh. At eto na muna ang ating palaman. Natin sponsored. Wala kasing maliit na peanut butter dun sa binibilan ko. Hindi siya yung ano. Hindi yung bedroom pandesa. Sa iba kasi bumili yung ano ko. Tinigil ko na yung aking ano, pinakita ko dati na Brilliant Kojic. So, itinigil ko na, nangangate ko sa sobrang dry, sa sobrang pagka-dry ng balat. E palibasa ako, wala naman akong ina-apply na iba sa balat. Tamad na tamad nga akong maglo-lotion. Kasi, hindi ko gusto yung malagkit na feeling sa balat. Sa mukha naman, wala akong ibang ina-apply talaga. Sabon lang. Tapos paminsan-minsan, nag-i-skinol pagka, ano. Kasi pagka ako'y naglagay ng kung ano-ano sa mukha, lalo akong nangangati. Sanay kasi akong walang nilalagay talaga sa mukha. Simula nung nagtrabaho ako sa electronics company. Siguro yung mga nakapagtrabaho dun, makaka-relate. Yung bawal ang kahit anong ilalagay sa mukha bago ka pumasok sa production area. Kailangan maghihilamos muna, ganun. Kahit lipstick, wala, bawal. Kahit pabango. Ayun, kinasanayan ko na. Kahit pulbos. Bihirang-bihira ako yung magpupulbo. Nasanay na ako kung ano yung pagkaligo, pagkaan. Yun na yun. Bihira din ako mag-lipstick. Kasi nga. Pagka dito lang naman sa bahay. Ay, nagigising na yung anak ko. Kasi diba, yung lipstick nakakaitim talaga ng labi. Pero depende din siguro sa brand. Pag yung mga mumurahin, yung mga nabibili sa tabi-tabi, yun yata yung
nakakaitim ng labi. Pero yung mga branded na lipstick, siguro hindi naman. Kasi ako, bihira akong mag-lipstick. Hindi ako makapag-live dito gawa ng bigla-biglang may nagpapatugtog dito sa labas namin. At yung kapag ka may tugtog naman yung live mo, eh copyright din. Pagka ganitong umaga pa, yan, maririnig mo yung mga tilaok ng mga manok. Yung mga huni ng ibon. Pero minsan bigla-biglang may dadaan dyan sa kalsada na malakas ang tugtog. Dalawang araw akong nakapagkape. Momo, ikaw ay bumaba dyan. Tingnan mo naman yung aming post ang makulit. Momo, baba! Momo! Dali at baka malaglag doon. Ay, ang labas niyan ay ano, ilog na ma-watery. Baba, ikaw dyan. Baba, hindi ka pwede umakit dyan. Malaglag ka. Pasaway. Oh. Alam nyo ba, itong aming si Mom, hindi kayo nawala ng gana nung nakaraan. Wala siyang gana kumain. Ba't ako yun? Yung pala naman ay ano, in-hit na siya. Siguro kaya ganun. Nawala ng gana kumain. Napakabata pa nito ni Mom. Ano, 5 months pa lang siya. Ang aga niya mag-inhale. Nalaman namin inhale nung nagtututuwad sa may pinto at tapos nag-aabang, nagtatawag ng mga pusang gala sa labas. Nag-aabang siya, tapos nagtututuwad. Nag-iingay. Dati ang liit ng boses nito, hindi makangiyaw na yung meow. Sa normal na po sa siya. Parang ano lang. Basta ang liit ng boses. Nung nakarang mga araw, biglang lumakas yung boses niya. Ayun, nagtatawag na mga pusa. Ayan. Nabusan natin ang ating salabat. Ang sarap sa lalamunan pag sa labat ang iniinom. Medyo maanghang nga lang. Tama na to eh. Yeah, ano ko naman to kay Chloe pag gising niya. Kay Chloe naman ganito tsaka choco drink. Okay na sa kanya yung almusal. Tinapay tsaka choco drink. Grabe din mga ano ngayon ng estudyante. Yung anak ko kagabi halos 11 o'clock na natulog. Kasi may pinapatapos daw sa kanila. Parang ano ba? Ewan ko kung magpapasa na ba sa teacher. Ganun. Grade 11 pa lang yun pero sobrang busy na ng ano niya. Eh palibasa naman yung anak ko. Medyo competitive. Ano siya? Gusto niya ma-maintain yung kanyang ewan ko, highest honor na ba ngayon? Parang highest honor yung anak ko. Gusto niya ma-maintain. Sabi ko naman sa kanya dati eh kung ano lang yung kaya mo, okay lang yun. Kahit hindi mataas, basta pasado. Pero, dahil nga, ewan ko, mula talaga kinder, achiever naman talaga yung anak ko na yan. Minsan paggawa Sabado, Linggo, minsan nagmi-meet up pa sila ng mga kagrupo niya kasi minsan may mga subjects na grupo-grupo tapos ano, may ipepresent sila o mga ganun. Kaya thankful ako kasi yung anak ko ay sa pag-aaral ang pinagkakaabalahan. Diba? Kasi maraming kabataan ngayon ang medyo ano,
medyo iba na yung ano nila focus na didistract sila sa social media, sa ibang mga bagay-bagay. So ngayon ng grade 11 pa lang yung anak ko, pinaghahandaan niya na yung pagka-college. Tapos, hindi pa naman sure, pero gusto niyang mag-try sa UP Los Baños, mag-u-upcut daw siya. Kahit na sinabi naman ng kanyang daddy na medyo tagilid siya kasi ayaw ng daddy niya na malayo. Ang sabi naman ng anak ko, pwede siyang mag-dorm. Ay, dun lalo ayaw ng kanyang daddy kasi alam niyo na, babae yun. Takot din siya kasi nga, diba, wala nang mag-supervise sa kanya. Hindi naman sa walang tiwala, pero takot siya, diba, marami ding mga pangyayaring ano, biglang matino naman yung anak mo, tapos biglang nung nag-dorm, ayun, biglang na ano na siya, na-distract na kasi wala nang ano, matanda na nag-supervise sa kanya. Yun ang kinakatakot ng kanyang daddy. Kaya, pero pwede pa naman magbago yun. Kaya sabi ko sa kanya, eh ano mo na lang sa daddy mo na deserve mo na mag-dorm. Kung sakaling makapasa siya sa UPCAT, iniintay-intay niya lang yung announcement para sa ano. Kasi maaga daw ang UPCAT ngayon eh, kahit grade 11 pa lang, mag-grade 12 pa. Pero may pa-exam na para sa college. So ngayon nga, yung anak kong yun, eh, naghihintay siya ng ano, kung makakapasok ba siya dun sa SPES. Estudyanteng gustong mag-part-time pagka-bakasyon. Ayun, nag-ano siya dun. Ano to, program ng local government. Ewan ko sa ibang ano, bayan kung meron din silang ganun. SPES ang tawag. Nag-try siya kasi gusto niyang mag-part-time pagbakasyon para may maipon daw siya. Para pambili niya ng gamit-gamit ang hindi na siya hihingi sa amin. Ewan ko kung matutuloy siya dun. Pero gusto kong maranasan niya yung sa murang edad, eh, matry niya magtrabaho. So, update ko kayo guys pagka natuloy siya ngayong bakasyon. Pero sa ngayon, busy siya sa mga gawain sa school, sa mga deadlines sinahabol niya para maipasa sa oras. So, yun lang guys, dahil gising ng aking bunso. Thank you again for watching. Until next time, bye-bye.